So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre nandito pa rin tayo sa Taurus Bike Shop. Ayan o, Taurus Bike Shop. Shoutout sa mekaniko ng Taurus. Ayan, ayan o. Nandito tayo ngayon para sa panibagong bike check. Iba-bike check natin ang Colt Odyssey na 27.5. Pero bago yan guys, shoutout ulit muna tayo sa mga subscribers natin dyan. Shoutout kay Dean Leicester Testado, John the Cute Pig, or aka John Ford Castillo, Kuya Eric EMP, 3K Pats, Katigtig Vlog. So more power sa inyong channel. Guys, subscribe din natin or support natin yung YouTube channel ni Kuya Eric EMP at ni 3K Pats, Katigtig Vlog. Ayan, support din natin siya kagaya ng pagsusuporta ninyo sa aking YouTube channel. So wala nang intro guys, diretso na tayo sa bike check video ng Colt Odyssey 27.5. Ayan guys, ang ating Colt Odyssey 27.5. Sisimulan natin ang bike check video. Siyempre, palagi yan sa ating frame. So, ito guys, tingnan niyo yung frame niya. Oh. Two-tone yata ang tawag dito. Blue dun sa left, tapos green dun sa may bandang right. So, lapitan natin. So, ayan yung pagkaka-green niya. Tapos, ito yung pagkaka-blue niya. Ayan. So, two colors or two tone yung ating frame. Matte color na green at matte color na blue. So kung mapapansin nyo guys, oh, smooth welding na yung frame natin. Ayan o, oh, ang kinis o, oh. Doon din sa kabila, ayan ang kinis o, oh. Kita nyo lapad, ayan. Tapos dito tayo sa kanyang top tube, may makikita ka ditong Odyssey 1 27.5. So kung may 1 yan, palagay ko maglalabas ng 2 yan. Tapos ito yung blue nya. Then sa ibabaw ng top tube nya guys, oh, kanina ko pa ito tinitingnan. Parang hip hop yata to. Picture ng hip hop. Ayan o, oh. Ayan. So dun tayo sa kanyang down tube muna tayo. Ayan. Sa down tube may makikita tayo ditong sulat na Colt, C-U-L-T. Hindi yung cool to ha, Colt lang yan. At dito meron tayong dalawang tornilyo ng battle cage holder. Siyempre lalagyanan niya ng beer. Ayan. Tapos dito sa kanyang bandang ilalim, ayun, hindi siya smooth welding. Marami siyang uod ng pagkaka-welding. At sa kanyang seat tube, walang masyadong design, nakalagay lang ay small. So small lang ating frame ngayon. Dito sa kanyang seat stay, meron dito ang tornilyuhan kung gusto nyo maglagay ng bike rack. Ayan. So, pwede nyo tanggalin yan dyan. Walang design ang kanyang seat stay. Ayan, makikita nyo guys, oh. At dito sa kanyang chain stay, meron pa rin nakalagay na Odyssey 1 27.5 at creative na word. Siyempre, creative, kaya creative yung pagkakasulat niya. C-R-E-A-T-I-V-E. Creative. Parang naglaro, ano lang na. At taka nyo, ito yung kanyang drop bar. Andito yung tornilyo nung ano, nung bike rack. Ayan. Siyempre, meron tayong bridge. Ayan o. At isa pa rito. Ayan. At mapapansin nyo, internal cabling na tayo. Ayan. Ito yung isa. At ito pa yung isa. Ayan, medyo madilim lang. Ayan yung isa. Tapos, ito yung preno sa likod, hindi naka-internal cabling guys. So kung mapansin nyo, dun sa isa, walang nakapasok or walang laman kasi naka 1x lang yung kanyang crank. Ayan. Pero pwede kayong maglagay ng FD kasi merong stopper dito. Ayan. Tapos ang pinagdaanan ng kable niya nandito sa ilalim. Ayan, butas yan, butas. Ayan kung makikita nyo guys. So, dito labas yung kable ng FD at yung kanyang RD. So kapag may pinasok, syempre may ilalabas yan. At ito yung kanyang kable ng FD.
dumaan dyan. Ayun. Yung kanya naman pre, no? Dumaan sa top tube. Then, papunta sa taas ng chainstay. Ayun, papunta dun sa preno na yun. Ayan. So, punta ngayon tayo sa kanyang fork. Ah, by the way guys, yung kanyang headset nga pala. Ayan, bago tayo pumunta ng fork, headset tayo. Yung headset niya guys, may logo ng Colt at integrated ball bearing. Palagay ko tapered to guys. Yung headset niya. Ayan o. Magkaiba yung size ng taas saka baba. So, palagay ko tapered. Ayan. Saka nga pala guys o, nakakapa ko yung logo. Akala ko kanina, sticker. So, ayan, kung titingnan nyo. Pero dun sa Colt, yan, wala akong makapa. So, makinis to na matte. Pero dito sa logo niya, ayan, kung nakikita nyo guys sa camera, may bakas siya ng parang pagkaka-sticker. Yan, o. So, punta ngayon tayo sa fork. Ang fork niya, ito. Itong crown na to guys, kulay pa lang. Sigurado na ako, alloy. Pero minagnet ko to kanina, tama nga ako, alloy nga yan. Then, manual lockout, close open, at yung kanyang preload, ayan. Preload. Yung kanyang stanchion, 100mm ang travel, ayan. At yung crown, sorry, ano ba ta? Nakalimutan ko na guys. Itong lower, bakal yan, bakal. Lower na, bakal yan. Nakalimutan ko na to guys. Tapos, syempre, gawa yan ng Colt. Sticker lang tong kanyang design dyan, no? Yung decals. Gawa to sa bakal. Ayan, no? Tapos, meron ka makikita dito, oh. Ayan, no? Parang warning yata yan. Ayan. Or, tension, not tension. Ayan, kung ano man yan. Tapos, punta tayo sa kanyang wheelset. Ayan, oh. Ito yung wheelset niya. Yung kanyang hubs, alloy. Alloy yung hubs niya. Bilangin natin ang butas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 times 2, 32 holes ang ating hubs na alloy. Tingnan natin kung ano ang tatak. Ganon pa rin guys, tatak. Tatakbuhin pa rin ang tatak ng ating hubs. Kasi wala eh. So bigyan natin ng pangalan, tatak. De, joke lang yun, joke. At naka-quick release yung ating hubs. Tay, syempre, meron tayong spokes dito, bakal 'yan. At yung kanyang rims ay double wall alloy na rims, syempre gawa 'yan ng Colt. Yung rims niya, guys, hindi siya parang wala siya rito nung ano, yung kagaya sa ibang rims na nababike check ko, meron siyang parang linya. Ito wala eh. Yung parang road bike na rims. Pero ito wala. Ayan oh. Wala talaga siya. Ang size ng kanyang gulong ay 27.5 by 1.95, gawa yan ng Kenda. Asan si Kenda? Ayan. Ayan si Kenda, oh. Kenda. Ayan. So, punta ngayon tayo sa kabilang ng gulong. Yung hubs niya, ganun pa rin. Alloy hubs. Cassette type. 32 holes. Baka lang spokes, gawa ni Colt ang rim niya na double wall alloy at gawa ni Kenda ang gulong na 27.5 by 1.95. Yan. So punta ngayon tayo, nandito na rin naman tayo, pinakamalapit. Eto tayo sa cogs. Ang cogs niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed na 11. Hanapin natin. Ayan, nagtatago. 11, 2, 42 teeth. Gawa pa rin yan ni Sunshine. Ayan, Sunshine ng cogs, 10 speed, 1142. Dito tayo sa RD, Microchip XLE. So, ito yung pang-apat na group set na masasabi ko na na-check ko. So, first time natin mag-check ng bike ngayon na naka-microchip. Pangkaraniwan, Shimano, L2, Senza. So, ito yung pang-apat, microchip. So, punta tayo sa kanyang kadena. Ang kadena niya, wala akong makita. DYC, ang kanyang kadena na 10 speed. At itong kanyang crank,
Ayan, guys. Patalasas muna tayo. Lakas ng tambutyo ng tricycle. Ayan. Yung crank niya ay gawa ni Colt, made of alloy. Now, kung hindi ako nagkakamali, guys, 170mm ang haba ng crank arm niya. Tapos, ang kanyang chain link ay gawa sa bakal na 34 teeth. Naka 1x na to, guys. Ayan, naka 1x. Huwag na kayo magtanong kung may 2x or 3x na to. Huwag na maghanap ng wala. Makontento kung anong meron tayo. Ayan. Then, punta tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp ay gawa sa alloy. Ang seat post ay gawa din sa alloy na gawa ni Kalt na 27.2. Ang haba nito ay 350mm. Guys, ito first time kong mag-check ng bike na built bikes na ganito ang seat post. Ayan, may dalawang tornilyo. So first time kong mag-bike check na ganito ang seat post. Ayan o. Oh. Ayan. Kadalasang napabike check ko yung merong umiikot dito. Yan, parang may leeg. Ito kakaiba, may dalawang tornilyo. Tapos yung kanya upuan. Yan, upuan ni gawa ni Colt na flat. Tapos medyo mahaba yung pagkakatusok dito. At medyo maliit yung parang ano niya dito. Pisngi, sabi nga nila pisngi ng puwet. Ayan o, kung titingnan nyo. Haba. Tapos ito, yan, parang nilamig na ano. Alam nyo na yon. Yan. Tapos dito tayo sa kanyang handlebar. Yung handlebar niya 700 or 720mm, guys. Medyo nakalimutan ko na, pero sigurado ako 7 to 720 lang yan. At ito 75mm, kung ako nagkakamali. Etong stem natin ay made of alloy. Yung handlebar niya gawa sa bakal. Ayan. Yung headset niya, guys. Ayan, nakikita natin yung logo. Gawa yan ni Kalt. At punta tayo sa kanyang stem. Yung stem niya, guys, dalawa. Ayan, dalawang 1 cm. So, kung gusto mong magbaba ng stem, spacer. Meron tayong dalawang spacer dito na 1 cm. So, kung gusto nyo magbaba ng stem, pwede yan. Lipat nyo lang sa kabila. So, guys, dito tayo sa kanyang handle grip. Ayan, kung makikita nyo, meron siya dito mga line. So, malambot na yan. Yan. Kasi meron ditong rubber na parang nakangat. Ayan o. Oh. At the same time, hindi ka masyadong papawisan dito kasi kahit papano, may pumapasok na hangin. Tapos, yung kanyang end, yung pinakadulo, may takip yan. Pero pwede kang magbutas dyan para mapaglagay ka ng end cap. So, syempre, ganun din sa kabila. Ayan. Goma na merong design. So, punta tayo sa kanyang preno. Ang preno niya ay naka-hydraulic brakes na gawa ni Seemers. Ayan, Seemers na naka-hydraulic brakes. At meron siya ritong adjusta ng travel ng kanyang lever. Ayan. Ayan, guys, magnet natin. Nakalimutan ko yung magnet to kanina. Ayun, alloy. Alloy ang ating brake lever na gawa ni Seemers. Siyempre, ganun din sa kabila. Gawa pa rin yan ng Seemers. At ang ating RD ay gawa ng Microchip XLE natin speed. So, Microchip ang ating shifter at Microchip din ang ating RD. Yan. So, sa kabila, wala. Kasi naka 1x lang. Naka 1x. Ulitin natin, guys. Naka 1x lang ang ating bike. Punta ngayon tayo dito sa kanyang brake caliper. So, kung Seemers ang brake lever niya, syempre, Seemers din ang brake caliper niya. So, kung mapapansin niyo, guys, una kong naisip dito, Minecraft. Kasi may edges yung ating brake caliper. Ayan. So, sa mga mahilig mag-Minecraft dyan, sa palagay ko, yun ang unang-una dyan din makikisip. Ayan, may edges kasi, tapos flat. Ayan. Tapos, syempre, pangkaraniwang 160mm na rotor. Siyempre, dun tayo sa kabila. Ayan, Seemers din na brake caliper at 160mm na rotor na naka-quick release ang ating hubs. Ito nga pala yung guys ang ating kabilang side ng ating crank na gawa ng Colt. Aluminum or alloy 170mm
na naka-square tapered. Guys, nakalimutan ko nga pala. Ito ang kanyang pedal, oh. Ang pedal niya malapad, made of plastic, ball bearing type pa to. Ayan. So guys, ayan ang ating bike check video ng Colt Odyssey na 27.5. So ayan yun, oh. Ayan. So sa mga nagtatanong kung magkano ang Colt Odyssey, ito ay nagkakahalaga ng 14,500 pesos. Siyempre, dito lang yan sa Taurus Bike Shop na matatagpuan sa Abangan Sur, Marilao, Bulacan. So, ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link para direkta na kayong makipag-usap sa kanila. So, kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan pindutin ng like button at comment kung ano masasabi ninyo sa binike check natin na Colt Odyssey 27.5. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita kids. Bye-bye. Babush. Ayan, oh. Shoutout sa Lala Move. Ayan, oh. Lala Move, oh. Lala Move. Lala Move. Ang ka... Order na kayo. Ang kabalikan sa negosyo. Lala Move.